coming into the UAAP Season 84, isa ang UP Fighting Maroons sa mga heavy favorites para manalo. Mula kay Gila standouts Richie Rivero, Carl Tamayo, James Spencer, Jerry Abadiano, Terence Ortea, hanggang sa mga bagong recruits na sina CJ Cancino at Phil Amzab Losero, mala super team ang roster ng UP. And their first test came against the defending champions, Ateneo Blue Eagles. Ano nga ba ang naging problema ng UP sa larong iyon? And what could it potentially tell us about the rest of their season? Pero bago natin pag-usapan, palike naman ang ating video bilang suporta. Kamusta mga idol? Anong balita? Kung bago ka pa lang dito, i-click mo na ang subscribe at ang notification bell para maging updated ka sa ating mga uploads. Ang pinakauna mong mapapansin sa laro ay ang pagkakaiba ng sistema ng dalawang koponan. With Coach Tab expected ang player at ball movement. Napakaganda ng flow ng laro sa kanila, especially when SJ Belangel commands the floor. Meanwhile, for UP, parang di makontrol ni Coach Goldwin yung ego ng kanyang mga players. Mga players na nasanay maging go-to guy noon pa man. Palagi silang naka-iso plays at hero ball. In comparison, Ateneo had 17 assists while meron lamang 8 ang UP sa buong laro. Di pa dyan kasama ang mga sorry misses ng Blue Eagles mula sa kanilang well-organized ball movement. Kaya all throughout the game, kontrolado ng Ateneo ang laro at umabot pa sa 20 ang lamang. Wala kasi akong makitang full game replay ng laro, pero kung napanood nyo ito ng live, makikita nyo na kung sinong nakakakuha ng defensive rebound sa UP, siya din mismo ang nagbababa ng bola, and eventually siya din ang tumitira. Marami din ang forced shots ng Fighting Maroons, resulta na rin ng kakulangan ng ikot ng bola. Richie Rivero struggled mula sa 3, and so did their prize recruit na si Zab Lucero na nahirapang makaporma at nagtala lamang ng 2 puntos. Tinalo sila ng Ateneo 90-81, pero it could have been worse for UP. Ang tanging bright spots lamang sa kanila ay si CJ Cancino na may 21 points, 5 rebounds at si Carl Tamayo na may 13 points and 10 boards. Honestly, I expect UP to dominate this season. Pero with how they played against Ateneo, yung lack of fluidity sa opensa at hero basketball makes me think twice of my prediction. Mula sa atin to mentality, naging akin to bigla. Although small sample size pa lang naman ito dahil unang laro pa lang naman. Umaasa ako na sa susunod na mga laro ay mas iikot na ang bola sa UP offense and instead of playing through their egos, they will learn to play as one, complementing each other's strength, or else, it will just be another disappointing season for a team with so much expectations. Kaya kayo mga idol, anong masasabi nyo sa laro ng UP kontra Ateneo sa opening ng Season 84? Join the conversation, magkomento lamang sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and subscribe. I-follow mo na rin ang ating social media platforms for more exclusive sports content. Until then, this has been Courtside Buckets. See you on the next one.